Magandang araw sa inyo, mga bata. Ako si Ginang Victoria P. Manyalak, ang inyong guro sa EPP. Ngayon ay ating pag-aaralan ang talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda sa pag-aalaga ng mga hayop o isda. Pagkatapos ng araling ito, ay inaasahang makagagawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda. Ating balik-aralan ang nakaraang aralin tungkol sa mga hayop na maaaring alagaan. Panuto, kilalanin ang mga hayop na inilalarawan sa bawat bilang. Ayusin ang mga letra upang makuha ang tamang sagot. Unang bilang, ito ay uri ng manok na inaalagaan para sa mga itlog nito. Ang ingay sa paligid ay nakaaapekto sa pangingitlog ng mga ito. Mahusay! Ang tamang sagot ay layer. Ikalawa, ito ay hayop na ang itlog ay ginagawang penoy, balot, o kaya naman ay itlog na pula. Mahusay! Ang tamang sagot ay itik. Ikatlo, ang karne ng hayop na ito ay ginagawang kilawin at masarap para sa kaldereta. Magaling! Ang tamang sagot ay kambing. Ikaapat, ito ay uri ng hayop na ginagawang karne at may masustansyang gatas. Magaling! Ang tamang sagot ay baka. Ikalima, ito ay uri ng manok na mainam sa kanyang karne. Mahusay! Ang tamang sagot ay broiler. Hindi lahat ay nagiging matagumpay sa pagpaparami ng kanilang mga alaga. Upang matuto sa tamang pag-aalaga, narito ang talaan ng mga kagamitan na dapat isaalang-alang upang maging maayos sa pagsisimula sa pag-aalaga ng hayop o isda. Una ay ang pag-aalaga ng tilapia. Pumili ng lugar na malapit sa pagkukunan ng tubig sa buong taon. Nararapat na ang lugar ay naaarawan at hindi rin naman binabaha tuwing tag-ulan. Mapapabilis nito ang pagdami ng lumot na nagsisilbing pagkain ng mga ito. Maaaring gumamit ng kawayan, lambat o fish pen sa pag-aalaga ng mga ito. Ikalawa ay ang pag-aalaga ng pugo. Ang kulungan ng pugo ay dapat na may sukat na 4x8x1 talampakan. Ang sahig ng kulungan nito ay may 1/4 pulgadang wire mesh. Nilalagyan ito ng takip sa ibabaw tulad ng lawanit o plywood. Ikatlo ay ang baka. Ang kulungan at bakod ay may sukat na 1.5 hanggang 3 metrong kwadrado. Ginagamitan din ito ng lubid na pantali. Maaaring gumamit ng kawayan at pawid para sa kulungan nito. Mainam na sementado ang sahig nito para madaling linisin. Mainam din na may partisyon upang hindi magambala ang baka kapag ito ay ginagatasan. Ikaapat, ang manok na layer. Ang kulungan ay may sapat na bentilasyon at malayo sa ingay upang ito ay mangitlog. Maglagay ng patukaan, painuman at salaan ng mga dumi. Ikalima, ang manok na broiler. Ang mga bagong pisang sisiw ay nangangailangan ng ilaw o bumbilyang may 50 watts. Maglagay ng inuman at tuyong dahon para sa bahay ng mga sisiw. Ika-anim ay ang itik. Ang pag-aalaga ng itik ay kailangang may silungan na malapit sa sapa, ilog o tubigan. Ang bahay ay dapat na hindi bababa sa 34 square feet ang laki. Maglagay ng sapat na paliguan o tubigan na may laking 10 pie
ang lapad at haba para sa 50 itik. Ikapito, ang pag-aalaga ng baboy. Ang kawayan, nipa o pawid ang siyang nagpapanatili sa temperatura ng kulungan. Ang lapag nito ay kongkreto o sementado upang madaling linisin at ligtas sa parasitiko at sakit. Maglagay din ng kainan, inuman at iba pang gamot. Lagyan din ng ilaw ang mga bagong silang na biik upang painitan ang mga ito. Ikawalo, ang kambing. Ang kambing ay nararapat na may kulungan na may sukat na 2 metro ang haba at 4 metro ang lapad. Gumamit ng kawayan, nipa, kugon sa kanyang kulungan upang makatipid sa gastos. Gumamit ng timba, kahon o batsya para sa kanyang inuman at kainan. Tandaan, bago magsimula sa pag-aalaga ng hayop, gumawa muna ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang maayos, matagumpay at kapaki-pakinabang ang iyong pag-aalaga ng hayop. Bukod sa kaalaman at kakayahan sa wastong pag-aalaga ng hayop, nararapat din na ang mag-aalaga ay nakahanda at may panahon. Sumangguni sa kagawaran ng paghahayupan at sa mga nagsipagtapos sa veterinary medicine upang magkaroon ng mas malawak pang kaalaman sa pag-aalaga ng hayop. Ngayon ay maaari na nating sagutan ang mga sumusunod na pagsasanay. Narito ang panuto. Hanapin mula sa kahon ang hayop na nangangailangan ng sumusunod na kagamitan upang maging maayos ang pagsisimula ng pag-aalaga sa mga ito. Una, ang kulungan nito ay gawa sa kawayan, nipa o kugon upang makatipid sa gastos at may timba, kahon o batsya na lalagyan ng tubig. Magaling! Ang tamang sagot ay kambing. Ikalawa, ito ay ginagamitan ng ilaw o bumbilyang may 50 watts para mailawan ang bagong pisang sisiw. Mahusay! Ang tamang sagot ay broiler. Ikatlo, ang kawayan, nipa o pawid ang nagpapanatili sa temperatura ng kulungan. Nararapat na may kongkretong lapag ang mga ito upang madaling linisin at ligtas sa parasitiko at sakit. Mahusay! Ang tamang sagot ay baboy. Ikaapat, ang kulungan at bakod nito ay may sukat na 1.5 hanggang 3 metrong kwadrado at may lubid bilang pantali. Magaling! Ang tamang sagot ay baka. Ikalima, ang kulungan ng isang ito ay nangangailangan ng kawayan, lambat o nylon net at fish pen. Magaling! Ang tamang sagot ay tilapia. Mahusay mga bata! Tapos na tayo sa ating aralin. Muli, ako si Ginang Victoria Pimanyalak, ang inyong guro sa EPP. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na aralin. Paalam!